kamanganan mapapangyarihan kami ng mga pinumusuan, pinungko. Ay tumayan po ngayon sa iyong kagandahan o upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo mapagdalaan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang magkaroon. Amen. Thank you.
iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sariginan. Kapag nakinig siya sa iyo at pagkasama ng magkakabatid, ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya nakinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ng iyong mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanya, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa pagtitipon ng simbahan, ituloy ko siyang tiro isang tuwikan. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbawal sa langit. At anumang ipaintulot ninyo sa lupa, ipaintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkakaisa ng pag-iing sa anumang bagay sa inyo ng panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sabagat sa kami dalawa o tatlong nagkakaibod dahil sa akin, naroon akong kasama niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesus Cristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Hindi tayo perfecto, tayo ay naglalakad
sa kaganapan ng buhay. We are traveling towards the fulfillment of life. Hindi pagganap tayo naglalakbay. Kaya kailangan natin itama yung bawat isa. Kasi bakit? Para mas maging maayos. Kasi hindi tayo mga perfecto. Kasi na maging bahagi ng ating kalinganaan. Na isa, para makamit natin yung kaganapan ng buhay, ay alin. We work on perfection because of all. Sabi niya, we level up. Itinatama natin. Isinasaayos natin. Kasi kapag hindi natin isinasaayos, hindi magiging makulong. Kaya bagay yung kinakailangan natin kung ito ay kung tingnan po natin ay bahagi ng paglago natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano at Katoliko. At maging bahagi rin po ito ng tinatawag ating paglago ng anumang limunan na ginagalawan natin. Nandiyan, kaya nga kahit na po sa lumang tibad ay hindi talaga ay appoint a watchman of Israel. Mayroong magkasabi na magnawa ay para matutulungan ang bayang Israel kung sakaling mag ito'y naglalakbay sa isang daan patungo sa kapibaliwa. Pero matusin po ay bahagi yun ang kusan magkasabi na tayo yun. Tayo lahat yun. Kung mayroong in-appoint mismo na yun ang maging trabaho, hindi lang sila, yun ay trabaho ng bawat mananampalatayang Kristiyano at Katoliko. Na kung saan yung nakita natin natin na itama natin ang ating sarili at ihanda natin ang ating sarili na itama ng iba. Bakit? Ay mga naglalakbay tungo sa kaganapan. Pangalawa, bagay na kung saan yung makita po natin, napakahalaga po yung mayroong nagtatama. Pero pangalawa, ano yung kanyayin ay binibigay yun ito? Brotherly, sisterly, fraternal. Ba't mo'y pinakama? May kaakibat na pagmamahal. Hindi po yung ginahayag sila noong pagbasa ng kanalitin niyo. Pag-ibig sa kapwa. Ba't mo yung tinatama? Kasi iniibig niyo yung kapwa mo. Ayaw mo na siya ay mabuhay sa kamalian. Ayaw mo na siya ay mabuhay sa kasalanan. Bakit? Kasi ang kakabal ng kasalanan ay kapahamakan. Kapag inayaan mo ang tao na isang tao na ito ay manatili sa kasalanan, manatili sa mali. Hindi lang siya ang maapektuhan. Yung mga nasa paligid niya, maapektuhan. Mapapahama. At hindi lang nasa paligid niya, ikaw rin ang maging kabahagi ng lipunang kanyang ginagalawa. Maapektuhan. Hindi ba pwede na kung saan ay sabihin nga natin ay siya lang yung makapagtuan eh. Hindi. Kasi pamilya. Mali yung kanyang ginagawa. At kapag hindi mo siya tinama, meron siyang madadali. Kaya ang tao na nun sa mali ay yung sala. Hindi tumama. Kaya bahagi yun ang musa ni Alin. Kapag sala yan, may hindi magiging maayos dyan. At pagkatataon na kung saan ay tayo ay magiging bahagi ng problema na nilikha ng tao ito. Siyempre na rin ang bigyan natin ang higit na pag-inilay. Kaya natin ang tinatama yun. Kasi sa pagmamahal natin sa kapwa. Sa tao, itinatama natin. Sa tao, maapektuhan
ang ating pagkatao, yung ating itayo, tayo mismo ay makakasama dyan para makita po natin. At tingnan din po natin na kung saan ang tawagin natin yung parangyong din. Okay, sabi ng kakibang retreated ay sa pagkatama mo kasi brother din, sana maging paliwanag ka rin. May disposition ka rin na ito ay may kaakibat ng pagmamahal. Kasi bakit? Alam natin, kapag ikaw ang pinakamamang tao, yun po may yun po kumisan ang mayroong maganang magalit. Pinamamoy. Siya po yung galit. Siya na kayang mali na pinamamang mo, siya po ang galit. So, anong gagawin mo? Magagalit ka rin? Hindi. Kasi bakit? Brotherly. Dapat makiman na rin pagmamahal. Kinakailang mas pagimalaman yung kaisipan. Kasi bakit? Kasi kung siya'y nagalit at magagalit ka rin, matatama mo pa siya. Hindi. Panindigan niya yung kanyang sarili na alit. Na yung malit ay tama. Kasi magkagalit kayo eh. Tatala mo natin kapag nagkagali, kapag kayo ay nagkagali, wala nang tama. Sa oras na magkagali, wala nang tama. Lahat na imali. Kahit na yung tama, naging imali. Kasi bakit? Magkagali kayo. Magkagali kayo. Pero kasama rin ito, sinasabi ko ulit. Isa ang problema na hinahanap natin bilang mga pananampalataya kayo, Kristiyano, magkagali kayo ulit. Ay bahagi yun na kung saan ay pangalagaan din natin. Kasi kung isa, yung tinatama natin, kaya tayo nagtatama yun rin, kapagalit ko ito, kaaway ko ito. Mali. Dapat yung tinatama mo, mas lalo kung tinatama yung mali, yung kaibigan mo. Tayo kasi yan eh, para tayo mga konsentidor. Sorry for the word. Pero kasi bakit ba? Kasi magkaibigan kami, okay na yun. Okay na yun. Magkakaibigan naman tayo eh. Huwag na tayo magsilipag. Yan kung isa, hindi natin na o-opportunity natin na may mali pala. Napapayaan natin na may mali. Kasi bakit? Kung bakit tayo na tayo ay magkaibigan. Hindi. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Magkaaway mo kayo o magkaibigan. Ito ang makita ko natin. Alam nyo, ito yung opinion ko lang. Opinion ko lang. Kaya alam ko si Pinsan lang din ako makinig ng balita. Pero yung problema natin sa dagat ka. Kasi medyo pabigat. Kasi bakit? Billions of pesos ang pinag-uusapan dito. Ay ngayon, mga engineer lang ito, mga ito. Ay ngayon, may nakikitang depekto. Bakit? Kasi yung mga nakaupo, magkakaibigan. No? Pinalampas lang, magkakaibigan. Ang opinion, kahit na may mali, but it will cost us billions of pesos. So, bahagi yun ang usan ay... At ano? Anong apekto? Hindi lang yung magkakaibigan, pati yung isang bayaran na apekto ka. Kasi bakit? Ay, hindi tinatama ang mali. Kumiyan sabi natin eh, ayoko pa rin tama kasi kapag tinama ko yun, aawayin ako. Ayaw natin na may kaaway, pero yung magsabihin. Siguro sa una, aawayin tayo. Kapag tinalaman natin ang mali. Pero kung tama talaga yung pagkatama natin, at sabi nga yung may kakibad na pagmano, kapatid, hindi kita inaaway, ha? At hindi ako nagkahanap ng kaaway. Ang gusto ko lang ay itama ang bagay na ito. Bakit? Kasi mali. Alam niyo sa luma, yung mga Pilipino, kung isa makita po natin sa kasada, walang disiplina. Kaya ang number one problema din natin ay traffic. Yun ang palagi natin yung problema, traffic. Kanina nga lang, pagpunta ko ng
Pinupod yan sa ibang gen, ha? Sa ibang gen, dahil sa katuluan. Sa piis mo pinakakanto, hindi sa tabi ng side, ha? Sa gitnang gitna mismo. Sa gitna ng left at ang right, doon ang baba ang tricycle driver ng pasahero. No? Yun mismo. No? Yun mismo ng baba. Hindi mo lamang sinabi, hindi mo lamang, konti na lang. Dito na, pwede na ibaba yung pasahero. Hindi. Gitnang gitna talaga. Mabuti sa lang, madaling araw, walang ibang araw. No? Pero hindi. Alas 5 ng hapon. Bahagi yun ako sa aming Panginoon. Bakit? Pero kapag yung mga Pilipino sa ibang bansa, pumunta ng abroad, pumunta ng Amerika, pumunta ng Germany, ng Europe, sumusunod sa trapiko. Kasi bakit? Ah, ito kasi, dadalhan lang sa iyo, alay, bibigyan ka lang ng papel, magbabayad ka ng fine. At maaaring siya kung sa pagkatali, may nagsasabi sa kanila. May nagsasabi sa akin, dito wala kasi nagsasabi. Naya kaya magsabi. Siguro ay tama rin siguro natin. Kasi bagi ka, kung talimbawa na kayo, magkabalo nyo. Yung mga nakasakay doon sa tricycle, kasi hindi na naman isa, hindi na naman isa yung sa'yo ng tricycle. Kung yung mga nakasakay yung tricycle, sinasabi na, uy, mama, huwag naman tayo ngayon magbaba. O di kaya, mama, susunod, huwag naman kayo magbaba sa gitna. Baka kasi wala nagsasabi, kaya akala nila okay lang. Wala nagsasabi. Kaya kung mayroon tayong moral responsibility, kung masabi ko, nagkaroon ng problema natin yung ayaw mo tama. Kasi ayaw na ako'y kinatama rin. No? Kaya tapos mag-aamal tayo. Aamal tayo kung bakit ganito yung lipo ng ating ginagalawa. Ay hindi naman tayo tatama. Ah! Ayaw natin na tayo ay tama. No. Kinakailang maging bukas ang ating kalooban na pagtama. At maging bukas ang ating kalooban na itama. Na may pagmamahal. Na may pagmamahal. Kasi baka mamaya nagtama tayo. Walang pagmamahal. Naganap lang tayo ng kaaway. Hindi pa natin natama ang paligid. May kaaway pa tayo. Kaya yung panyay na itinapayan ko, magpapalirin, brotherly love. Kaakin na kailangan may kaakibat ng pagmamahal sa pagtatama. At kumisan, sabi na natin, kasi may kaakibat ng pagmamahal, medyo mas mahirap. Mas mahirap. Kasi bakit? Kasi may bakit ako sa inyo na, eh kaya ako mo ginagawa kapatid kasi ayaw ko na ikaw ay mapahama. Ayaw ko na ako rin ay mapahama. Bakit? Tayo lahat ay alin, nais natin alin ang pagkain ng pagkakalay ay sabi natin ay tunay na makamit yung kanyang kaharian at yun ay magsisimula sa mundo ang ating ginagalawa. Pero, bagay na kung sa'yo yung pakita ko na kaya namin tinatama yung we are journeying towards the perfection of life. And kasi hindi. Tayo naglalagay patungo sa kaganapan ng buhay. Kaya ito yung ipanyala na inaamot mo sa inyo. Huwag kayong magalit. Kapag kayo ay tinatama, maging bukas, magpasalamat tayo kung kayo ay tinatama. Huwag din tayong magalit kung yung ating tinatama ay galit. Pakita natin na alam, ay ito ay ginagawa lamang natin bilang paanyaya ay pinapahayag ng pagkakapag. Kaya kung tayo tinatama natin ang isang tao, ayaw niyang magpatama. Ay may mga bagay na kinakailangan ng proseso. Sa atin po para pahayag ko ito, sabihin mo ng sarili na, sabihin mo na may kasama ka ng isang tao, may sabihin mo na sa loob ng simbahan, kapag ayaw na, sabi nga rito, yung pinaka
Ituring mo siyang isang intim. So, kung ang isang tao, ang ginagawa niyang mali, ay iligal, yung pinakauli na yun, isatlog mo na siya sa may kapangyarihan. Yun ang pinakauli. Hindi ba matay? Bahagi yun ang kung saan yung makita po natin. Pero ito yung inalangan namin sa napanong po ni Kapano. Kasi yung pagtatama bilang isang kapatid ay huwag natin kalimutan na alam, ito'y paglahat sa landas ng kapanalan. Ito'y paglahat sa landas ng kabuuan ng landas ng kaganapan. Sa pag-abaya ako sa Diyos sa pag-abaya sa Diyos. Maging tapat sa pagkailangan
kailangan. Tingin mo ang aming mga kalamangan ang tatalim mo. Ang aming kalooban at inumin ng mga sugat ng aming puso. Pinili natin ito sa iyo na nabubuhay ng aming kasama na sa Kristo ng anak mo ang na Espiritu Santo iisang Diyos at kasama natin. Amen. Manalangin tayo mga kapatid, mga pag-aari natin ito ng Diyos sa mga kapatid. At ang gabinawan ng Panginoon, itong pag-aari sa iyong kamay, sa kapulanan niya at karangalan sa ating kapaginabangan sa buong sambayan ng iyong kamay. Ama namin din ikaw, ikaw ang gumagawa ng wagas na ipagkaloob mo ng iyong kadakilaan na aming maangkutan, na iyong inalakap na aming mayalag, at naway magkal sa kaming namin. Pakikinabang sa kalayo ng pag-aaral ngayon ay pinagliliwan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ka. Amen. Sumainyo, mga at sumainyo rin. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon. Marapat na siya at pasalamatan. Ama namin mga kapangyarihan, kuning ang marapat na ikaw ay namin pasalamatan. Ang iyong mga sundin na nagkaksiyo ay nagbabalik ngayon sa iyong pagbibig. Bunga ng malasakit na manap mo ng masalamatan.
tungkulin at ang Espiritu ng Diyos upang lahat ng kaming mga inyong inubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisa upang magsalo sa masalaan ng apat ng buhay. Kaysa naman ako ang Espiritu sa amin, ang inyong sa tanong nagpupuhin sa iyo. Nagkakapisa kayo at umuho ng kagawa ng gusto. Nagkakapigod ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kayo sa mga ngayon, si Awin, nagpupuhin sa iyo ng panagumpay sa panagumpay. Kami nagpupuhin sa iyong kagatilang. Sa mabunong ilawagan ng kalis ng ito ng kanyang inyong niyang kalis na dawa ng dalawang sinabi ng gabi ng hindahan ng inyong ang kalis na ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alaala. Mistero ng pananampalataya. Sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inapit mo yung simbahan na parang sa buong tingin
kaysa ang Francis ng Pinagkultura. At ang kalangkapan na lahat ko rin ng mga kapatid namin na hindi na may pag-asa na sila ko rin mabubuhay ay hindi ko lahat ng mga kumano. Awa ko sila tutuloy ko sa iyong maliwanag at awa ko ang kapatid ng lahat na mga sanusubuhay ko ng mga kaysa na mahal ng mga kapatid ng Diyos. Isa ko sa ito kanyang esposo na mga apostol, San Martin at ang lahat ng kapatid ng mga ang pagdiwang nawa namin ang magpupulit sa karangan ko sa mamagitan ng malamang na aming Panginoon. Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ko sa kanyang nakapagkaraan, pagpupulit sa iyo, Diyos amang kapagamalian, kasama ang Espiritu Santo, magpasama lang. Hello,